Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Dahil walang magbabantay kay Lolo Ingo, ay hindi na nagtinda si Paula sa Quiapo. Madaling araw na kinabukasan, nakabalik sa Maynila ang kanyang ina. Anak, may boyfriend na ang Tita Anath mo. Talaga, Nay? Kaloka ha? Hindi ako makapaniwala. Maniwala ka, ipinakita niya sa akin ang picture ng boyfriend niya. Sinong boyfriend niya? Taga saan? Anong pangalan? Henny ang pangalan. Amerikano raw. Wow, bongga. Naks, ang swerte ni Tita Aneth. Tingnan mo nga naman, oo. Akala natin wala nang pag-asang makapag-asawa pa siya. Pero paano yan? Nagmenopause si Tita, diba? Okay lang yun. Hindi naman naghahangad na magkaanak si Henny. At ang mas maganda pa, magpapakasal sila. Gwapo ba yung Henny, Nay? Anong kulay ng mata? Blue ba o green? Sobrang tango siguro ng ilong nun, ano? Ang tangkad siguro. Hay, itim din ang mga mata. Mga hindi nga kagwapuhan, sarat pa nga ang ilong. Ha? Negro siya. Ha? African-American di umano ang tawag, nanggaling daw sa angka na ang mga alipin noong unang panahon sa Luciana, tagapitas ng bulak. Baka naman kamukha ni Dwayne Wade, Carrie na rin. Kung sino man ang sinabi mo, natitiyak kung hindi kamukha. Si Idi Amin daw ang kamukha. Sino yun? Ewan ko, sabi lang ng amiga ng tita mo na nanatnan ko roon. Kaya ano pang itsura nun, walang karapatang mamili ang tiyahin mo. Mabuti nga't may nagkagusto pa sa kanya, no? Kung sa bagay, ano nga palang napag-usapan ninyo ni tita? Nabanggit nga niya na kukunin siya ni Henny sa Amerika kapag na-i-process na yung fiancé visa niya. Doon na lang daw tayo tumira sa Alfonso at itong bahay natin ay paupahan na lang. Sabi ko'y matanda ng lolo yung gyumo. Baka hindi niya magustuhan kapag inilipat siya sa ibang lugar. Alam mo naman na mahal ang lolo mong bahay na to. Sabi naman ni Aneth, pwede rin na yun ang bahay na lang doon ang paupahan at yung bahay sa upa ay ako na lang ang kumuha buwan-buwan para pandagdag sa gastusin natin. Okay yan, Nay. Kailan kaya siya makakapunta sa Amerika? Hindi pa sigurado. Nung nakaraang buwan lang daw naumpisahan ang pagpuproseso ng visa niya. Ang store-story building na iyon sa Gintuazon ay sakop lang ng Pacific Bank. Kung titingnan mula sa labas, ordinaryong bangko lang iyon. May dalawang security guard na naka-uniforme sa labas ng pinto. Sa parking lot ay may mga naka-reserve na space para sa mga empleyado. Pagpasok sa loob, masisilayan ang mga teller sa kabila ng glass partition. Ngunit ang naturang mga empleyado ay hindi simpleng teller lamang. Sa bandang likuran ay may pinto na pagbukas ay may lihim na pinto sa sahig. Patungo sa state-of-the-art basement. Ang Pacific Bank ay front na special elite force para sa mga black operation ng NBI. Ang Tamaraw Unit. At doon nagtatrabaho si Gray. Sa basement ay may mahigit 10 cubicle para sa mga agent na gaya niya. Naroroon din ang conference room na madalas silang pinagmimitingan kung mayroon silang isasagawang operation. May emergency operation sila. Okay guys, we will all head for Mr. C's house. Utos ni Major Arias. Sumakay sila sa isang puting L300 at iniwan ang kanya-kanyang sasakyan. Nasa isang plush village sa Makati ang bahay ni Rustica C. Natatakot ako, Major. Naisip ko kanina na maaring mapahamak ang anak ko kapag ipinatuloy niyo ang rescue operation. Huwag ka mag-alala, Mr. C. Isa sa alang-alang namin ang safety ng anak mo. Kung alam namin na mga nganib ang buhay niya, hindi namin itutuloy ang operasyon. Ipinapangako namin sa inyo na gagawin namin ang lahat para mailigtas ang anak ninyo. Salamat sa inyo. Ivana's only 19. Nasa Mega Mall siya kaninang tanghali kasamang isang kaibigan. Pauwi na raw sila at nasa parking lot nang biglang may humintong itim na van at bumaba ang tatlong lalaki. Kinaladkad nila si Ivana papasok sa van. Sasaklolo sanang kaibigan niya pero tinutukan ito ng baril kaya hindi na nakahingi ng tulong. Mabilis na umalis ang van, tangay ang anak ko. Huwag mo munang sagutin, Mr. C. Papa, get ready to tap. Yes, sir. Relax lang, Mr. C. Huwag kang kabahan. Ang importante ay makakuha ko ng sapat tayong impormasyon. Tagalan mong pakikipag-usap para matrace natin kung saan galing ang tawag. Tumango ang negosyante. Go. Hello? Ako nga.
Huwag na huwag niyong sasaktan ng anak ko, pakiusap. Magkano bang kailangan ninyo? Napatingin ito sa kanila. Jesus, gusto ko makausap ang anak ko. Ivana, baby, are you okay? Did they hurt you? Don't worry, sweetie. Yes, I will. Shh, don't cry. Daddy will make sure you'll be okay. Tumagal ang pakikipag-usap ni Mr. C sa mga kidnapper ng anak nito. Sir Positive, San Andres, Manila. Naging mabilis ang kilos nila at agad na nagtungo sa Malate, isang apartment na kinaroroonan ng mga suspect. Kumilos ang lahat ng miyembro ng Tamaraw Unit. Alam na nila kung paano lulusob. Tahimik na tahimik ang nangyaring matagumpay na operasyon. Sa sumunod na linggo, naging busy na naman sila. Guys, I want to inform you all na noong nakaraang Labado ay nakausap kong AFP spokesman na si Brigadier General Ramoncito Balita. Ididispatcha bukas ang dalawang elite forces ng AFP upang tugisin ang banditong Obisayaf sa Isabela. Ipinadala na rin ng AFP ang 20 membro ng Naval Operations Group ng Philippine Navy sa Tafitawi at Zamboanga. These men were deployed to strengthen the armed forces at fight against terrorists in Mindanao, which they vowed to put an end to. And guys, that is what we are going to do too. Hihingi ng armed forces ang servisyo natin. Tutulong tayo sa pagpuksa sa mga terorista. Tugisin sila para sa hindi hilang kapayapaan ng mga civilian doon at sa buong kapuluan. Is that clear? Yes, sir. Good. Nag-level up ang TU. Hindi na basta sindikato. One time, big time ito. But who knows? Madaling araw pa lang kinaumagahan, lahat ng Tamaraw Unit agents na kinabibilangan ni Gray ay nasa Villamore Airbase. Kanina ka pa-text ng text dyan ah. Makulit kasi itong si Anita eh. Kung alin nga naman kasing nakakuha siya ng 1 week leave sa call center, saka naman tayo magkakaroon ng assignment sa Basilan. Kuh, pag minamalas nga naman. Hayaan mo na kamot, sa isang buwan lang naman tayo roon. Isa tigang na tigang na raw ang shota kong to. Natawa siya. Hindi nagtagal, sumakay na sila sa C-130 plane. Alpha 41 to Mega 1 right, get ready. In 2900 hours, we will attack simultaneously. Over. Omega 18 to Alpha 41, copy that. Over. Okay, over and out. Nawala na sa kabilang linya ang kausap ni Gray. Isinuksok na niya sa likod ng suot na combat ang hawak na handled radio. Kinintala niya ng mabilis na halik ang suot na rosaryo at saka umusal ng maikling dasal. May natanggap silang mission order mula sa Philippine Army Head na kailangan nilang supilin ang isang grupo ng Abu Sayyaf. 5 minuto na lang at kikilos na ang 10 miyembro ng Tamaraw Unit na kinabibilangan niya. Panlabing isa si Major Arias. Napatingin siya kay Hezel na nasa bandang kaliwa niya. Nakahanda na rin ito malagpit na magkakahawak sa Armalite. Go! Pumasa na siya at umakyat agad sa mataas na pader gamit ang mahabang lubid at nag-rappel at bingo, nakapasok siya sa malawak na looban. At bago lumapag ang mga paa niya sa lupa ay nabigyan muna niya ng flying kick ang mukha ng bandito. Move faster guys, sigaw ni Major Arias. Mayroon din pumeso sa likuran. Ilang sandali pa ay umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Nagpalitan ng putok ang Tamaraw Unit at ang mga bandito. Good job guys, tuwang-tuwang sabi ni Major Arias. Ilang beses sinubukan ni Paula na tawagan ng cellphone ni Gray pero out of coverage area pa iyon. Ilang beses na rin siya nag-text pero wala itong reply. Nasaan na kaya ito? Bakit hindi man lang ito nagpaalam na mawawala ito ng ganoon katagal? Miss na niya ito. Ano bang nangyayari sa'yo, ha? Puna ng kanyang ina. Para kang namatayan. Nakakabagot kasi ang tambay, nay. Kung nasa school sana ako ngayon at hindi laging tungkol kay Marcos ang naririnig ko mula kay Lolo Ingo, okay sana. Maghintay ka lang, Ama Paula. Ipagdasal mo na makapunta sa Amerika ang tita Aneth mo dahil tiyak na makakapag-aral ka na. O siya, pupunta na ako sa pwesto. Palitan mo mamaya yung kobrikama ni tatay at mapanghina. Ibabad mo sa tayo at ako na magkukusot mamayang hapon. Sige po. Pagkaalis ito ay muli siyang dumungaw sa bintana. Gray, mag-text ka naman. Kainis ka naman eh. Kung alam mo lang kung gaano ako pinag-aalala ito. Natigilan siya ng matantong iniisip. Bakit siya nagkakaganoon? Greco. Halos lundagin ni Paula ang pagbaba ng hagdan para makalapit agad sa gate. Nakaibis na ng kotse nito si Gray. Gray, susme, sa wakas nakauwi ka na. Oo nga eh. Akala ko nagtana na kayo ni Janice eh. Naging busy lang ako sa trabaho, Paula. Isang buwan ka rin nawala.
Paninga ang silip ko sa Pacific Bank pero wala naman doon yung kotse mo. Tinanong ko yung guardian nyo pero ang sabi wala ka raw at nakasign sa ibang branch ng Pacific. Akala tuloy ni nanay ay ayaw mo nang magkasera dito sa amin. Pwede ba yun? Eh, masaya ako rito. Gusto mong ipagtimpla kita ng juice? Mabuti pa nga, magpapalit lang muna ako ng damit, Paula. Okay. Lumabas na siya roon ng may kakaibang sigla. Kinabukasan ay nag-iya si Gray na mamasyal sa mall. Siyempre pa, ay mabilis pa sa alas 4 ang pagpayag niya. Nang mapadaan siya sila sa sinihan, bigla na lang ito nag-iyang manood at siyempre pa, ay ora-oradang nag-game siya. Hindi niya type ang pelikulang pinanood, bakbakan kasi. Pero hindi na yun mahalaga dahil masaya siya nakasama si Gray. Madilim ang palikit at magkatabi sila. Halos nagkikiskisa ng mga braso nila. Akbayan mo na kasi ako, Gray. Hindi naman ako sisigaw eh. Pero mula umpisa hanggang matapos ang pinanonood nila, hindi na yata siya napansin ito. Nakafocus ito sa pinapanood. Paglabas nila ng sinehan, dumiretso sila sa choking para kumain. Gusto niya madismaya nang mag-iya na agad itong umuwi pagkatapos. Hay naku mga kafelisidad, mukhang asang-asa ang dalaga pero di naman siya type nito. Abangan!